Online business ka na ginagawa ngayon, kaya lang yung problema is hindi ka nagkakaresulta or hindi mo nakuha yung income na gusto mo sa ginagawa mong negosyo. Well, this video is for you kasi pag-uusapan natin yung strategy na ginawa ko that helped me nakitain yung first na 100,000 pesos na income ko sa internet kahit na hindi ako techie, baguhan ako, and kahit na part-time ko lang siyang ginagawa. By the way, this is Sai the Mom Boss. So welcome sa pinibagong video natin. And make sure na mag-stay up until the end para malaman mo itong strategies na to at para may apply mo. So simple lang yung strategy na to, and make sure na gawin mo siya ng consistent or ng paulit-ulit kasi ito din yung ginagawa ko up until now. That's why I was able to generate unlimited commission sa ginagawa kong online business. And I'm sure na kung gagawin mo ng tama, is possible din na makuha mo yung result mo, okay? So, yung pinakauna na step ng strategy is build a list, okay? So, maraming paraan na makapag-build ka ng list. So, sa Facebook mo, gamit yung Facebook profile mo, pwede kang mag-build ng list by adding friends, yung mga prospects mo, yung mga dream customers mo. Let's say yung target audience mo, yung mga network marketers. So, you can add them as friends sa Facebook mo. Or let's say yung mga real estate, di ba? Or naghahanap ng bahay, yung mga friends mo. So, sa Facebook kasi, may search bar doon sa taas. So, madali nang mag-search ng mga tao sa Facebook or yung profession sa Facebook. I-search mo lang doon and may data na si Facebook ipapakita sa'yo. So, it's up to you to filter out kung sino-sino ba yung mga tao na gusto mong i-add doon sa friend list mo. Okay? Kasi you can add up to 5,000 friends sa Facebook ngayon. And you can do that kung yung friend list mo is nasa 200 lang, 500 lang. Okay? But take note na while adding friends, huwag mo silang spam. Kasi may na-experience ako na ina-add ako as friend. And nung nakita ko sa messenger, sa message, di ba, sa inbox ko, nagsisend ng mga promotion. Join now! Ito yung promo. May discount. Join now. So, wag ganon. Okay? Kasi yung purpose why you're adding friend, why you're adding friends or why you are adding them sa friend list mo sa Facebook para makipag-connect ka sila para later on ipakita mo kung ano yung meron ka to attract them. Okay? So, ganon yung purpose. Alright? So, yung second naman na step is engage with them. So, paano mo sila ma-engage kapag sa Facebook ka nang po-promote? So, simple lang. Kasi ako, ginawa ko before, kasi hindi talaga ako techie na nagsimula ako sa online marketing, sa affiliate marketing na online business model. So, hindi ako mahiling mag-video. Nauutal-utal ako sa pag-video. Even ngayon, di ba, I'm not expert. So, pinapractice ko pa rin yung pag-video. And you can do that then. Okay, na pwede ka mag-create ng video, i-post mo sa Facebook mo, show what you've got. Mag-give ka ng value. Ang tawag doon is value bridge marketing. Mag-give ka ng value and i-bridge mo sila doon sa offer mo. Okay? So, ano ba yung mga value na sinasabi mo, Coach Sai? So, value, kung ano yung maitutulong mo sa kanila that could help them na ma-solve yung current problem nila. Okay? Kasi yung purpose kasi ng pagbe-business is para matulungan sila na mag-transition sa present situation to the future situation na gusto nila. So, di ba? Kumbaga, ikaw yung magiging bridge para mangyari yon. Kaya siya value bridge marketing para magbigay ka ng solution na maging tulay sa kanila to help them transition from where they are to where they want to be. Okay? Kaya mag-share ka ng mga videos, mag-share ka ng mga posts, yung mga image, di ba? Yung mga quotation. Pwede yon. So, as long as na may value, huwag kang mag-promote sa timeline mo parate. Kasi yung iba, nakikita ko, puros promotion lang. Diba? So, walang ka-value-value eh. Puros promotion na, uy, promo, discount, join today. Diba? Magandang business opportunity. So, ganun mga post is hindi siya ganun ka-effective and it will repel your target audience sa'yo kasi alalahanin mo na ayaw ng taong binibentahan sila. Diba? Kahit ikaw, ayaw mong binibentahan ka, diba? Yung third naman na step ng strategy is convert. So, once na nakapagbigay ka na ng value sa kanila, yun, i-convert mo na sila into sales. So, ipadaan mo sila sa sales process mo. So, yung tawag doon is yung system. So, example ng sales process, if kung may website ka na mag-explain about your product, diba, that is sales process. So, kung gusto mo sila na i-message ka, diba, or gusto mo sila na tawagan ka, i-text ka. So, yun, sales process yun. So, isang proseso that will close the deal or that will
allow you to close the sale. Nasasali sila sa business mo, bibili sila ng product mo. Okay? So, yun ang sales process or yung system. Sa akin kasi, affiliate marketing na online business, yung sales process ko is may website ako na sinet up. So, dun sa website na yun, nakalagay mga videos about my online business, my training that could help them understand it better. And it's up to them to decide if they needed it or not. So, bahala sila kasi ako ayoko mamilit ng mga tao sa ginagawa kong business. And ayoko din na turuan yung mga tao na ayaw naman magpaturo kasi stressful lang. Okay? So, yung purpose ng strategy na to, to attract the people na gusto mong tulungan. Kasi experience before na nagtanggap ako ng maraming tao sa business ko. So, hindi nag-take ng action, na-stress ako. So, ayoko na magtanggap ng mga tao na hindi naman gagawa ng action. So, yun ang pwedeng gawin mo sa online business mo. And ito yung tatlong strategies na gagawin mo para makapag-close ka ng maraming sales sa ginagawa mong business. Okay, again, build, engage, and convert. Alright, so itong tatlong word yung tatandaan mo para magkaroon ka ng result sa ginagawa mong business. And again, kailangan na gawin mo to ng consistent kasi kung once mo lang siya gagawin, hindi to mag-take ng effect. Kasi even up until now, I'm still doing this strategy. That's why I'm still generating income kahit ngayon na nasa bahay lang, na kasama yung baby ko, and kahit na naka-lockdown ngayon sa area namin. Okay, so I hope na-apply mo din to and balitaan mo ako kung ano yung magiging resulta, and I'm sure na mag-work din ito para sa'yo if gagawin mo siya din consistently. Okay? By the way, if you wanted to learn more kung paano magsimula ng isang home-based business, just go to the website sidemomboss.com. May inihanda ako na training sa'yo ng libre para mapanood mo siya. Just go to the website again, sidemomboss.com, and pilapan mo lang yung form or pwede kong isend sa'yo sa messenger mo. Punta ka lang sa website na yon. See you sa next video natin. Bye for now.